Hello, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is Hindi Ito Marites. Hindi Ito Chismis. This is a show where I share with you highlights from my interviews. It's a fact that China will never leave the West Philippine Sea. My newsletter sui generis and verified info in general. In other words, Hindi Marites. Sa episode na ito, tignan natin ang unang taon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo. Balikan natin ang mga pangyayari. Noong Mayo, nagkagulo sa Kongreso at ang target nito ay si Presidente mismo. Pinademote ni House Speaker Martin Romualdez si Gloria Macapagal Arroyo from Senior Deputy House Speaker to Deputy House Speaker na lamang. Dati, mag-isa si GMA na Senior Deputy House Speaker. Ngayon, isa lamang siya sa siyam na deputy speakers. May plano daw si GMA na tanggalin si Romualdez bilang speaker at siya ang uupo. Sabi ni GMA, hindi yan totoo. Kaagad namang nag-resign si VP Sara Duterte sa lakas CMD. Ito yung partido niya nung tumakbo siya for vice president at si Romualdez ang leader ng lakas. Lumabas na ang mga patalim. Maaga pa lamang, divided na ang unit team. Hindi ba unity ang campaign slogan ni Marcos? At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Si Martin Romualdez ay first cousin ni Marcos. So hindi lamang si Romualdez ang apektado ng away sa Kongreso. Damay din ang presidente. Expected naman na magkakaroon ng away-away sa politika. Pero wala pang isang taon si Marcos sa Malacanang, maingay na ang hidwaan. Bakit nangyari ito? Una, nakafocus kasi si Marcos sa kanyang pamilya, sa pag-project ng pangalan nila dito at sa ibang bansa. Kapansin-pansin na sa mga biyahe ni Marcos, kasama si Sandro, ang kanyang 29-year-old na anak na congressman, at si Martin. Sa Singapore naman, nandun si Sandro sa breakfast meeting ni Marcos at Prime Minister Lee Hsien Loong. Sa New York, bit-bit ni Marcos si Sandro sa meeting niya with President Biden at sa New York Stock Exchange. Si Martin naman ay regular na kasama ni Marcos sa mga biyahe niya at katabi niya sa maraming official functions dito. Pangalawa, may personal nostalgia si Marcos sa panahon ng tatay niya. Gusto niyang iangat ang reputasyon ni Marcos Sr. Ibinalik niya ang mga kadiwa stores at ang Masagana program para palaguin ang rice production. Ang pangalan ng investment fund ng pet project niya ay Maharlika. Remember, Marcos Sr. claimed na leader siya ng Maharlika, a guerrilla unit nung gyera. Yun pala imbento lang yun ayon sa investigasyon ng New York Times. Ito ang takeaway natin. Pamilya muna ay hindi mabuting politika. Kung gusto mo pang manood ng ibang trivia videos kagaya nito, sundan kami sa Rappler, sa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok.